Malamig ang simoy ng hangin sa may dalampasigan. Alam niyang masama ang loob sa kanya ni Leandro, ngunit hindi niya alam kung paano aaluin ito. Kaya mas pinili niya maglakad-lakad sa tabing dagat. Suot ang kanyang cardigan ay naibsan ng lamig ng hangin sumasalubong sa kanya. Nais niyang makapag-isip. Natigil siya sa paglalakad nang makilala ang bulto ng taong nakaupo sa buhanginan. Si Greco. Napalingon si Greco nang maaninag ang aninong tila tumalikod at mukhang pabalik na sa pinanggalingan nito. Ashley? Paniniguro niya. Lumingon naman siya upang harapin ang tatakasan sana niyang si Greco. Wait. Ani ni Greco at nagtungo sa kinaroroonan ng babaeng minamahal. Hindi ko gustong maabala ka. Sagot niya. Sandali lang. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ani itong nakipagtitigan sa kanya. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa. Iwas niya. Hindi siya handa sa pagharap nilang yon. Kailangan niyang umiwas. Baka may makakita sa kanila at kung ano pang isipin. This time, nag-aalala siya for Leandro. Meron tayong dapat pag-usapan. Kailangan ko marinig ang paliwanag mo. Wala kang dapat na ipaliwanag. Bakit mo pinakasalan si Leandro? Akala ko pa naman, babalik ako at madadaanan ka naghihintay sa akin. Bumuntong hininga ito. Pero pagbalik ko, kasal yun na ng traidor kong kaibigan. Naitanong mo na ba sa magaling mong ama kung bakit? Para ano pa? You don't even know na ikakasal na kayong dalawa. At bakit mo na lamang ama ko siya? Dapat itanong mo sa kanya kung bakit kami nagsakripisyo ni Leandro. Wow. So ako pa palang may utang na loob sa inyo ng taksil na yon? Umingus ito. Siguro naging bulag ako. Akala ko pa naman may paglalaban mo ako tulad ng gagawin ko sana. Kundi lang kayo na ikasal ni Leandro. Nagkuyom siya ng palad. Pero ano bang aasahan ko sa isang aliping tulad mo? Na for sure, for convenience niya lang ang iniisip niya. Dagdag pa nito. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Hindi mo alam kung ano nangyari sa akin. Sa amin. Para pagsalitaan mo kami ng ganyan, lalo na ako. Aniya habang umiiyak. Greco? Ashley? Tawag ni Leandro na masakit ang tingin sa kanilang dalawa, lalo na kay Greco. Oh, dumating na yung mahal na asawa. Ang traidor kong kaibigan. Asik nito na makita si Leandro. Anong traidor ang pinagsasabi mo? Tanong ni Leandro na nakalapit na kay Ashley. Oh, wow. So parang ako pa ngayon ang masama? Sabi ko bantayin mo si Ashley habang wala ako. Hindi ang pakasalan siya. Anong ibig sabihin niya, Leandro? Si Ashley naman ang nagtanong sa kanya. Let me explain. Remember? Kinausap tayo ng matandang yon. That's why everything changed. Sagot niya agad kay Ashley. Hindi ko siya pinakasalan dahil traidor akong kaibigan. Baling naman niya kay Greco. That bullshit! I won't buy that excuses! Isa ka traidor! Galit na sagot naman ni Greco. At ikaw, hindi ko kailangang sasayangin mo ng ganun lang ang nararamdaman ko. Bagay ka nga isang maging alipin. Wala ka palang pinagkaiba sa ibang manggagamit na babae. Mabigat na paratang niya kay Ashley. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Wala kang alam sa totoong nangyari. Si Leandro ulit. Huwag mo akong pakialaman. Wala ka sa posisyon para pakialaman ako sa bagay na gusto ko sabihin sa babaeng yan. May pakialam ako dahil asawa ko siya. Ah, yeah, right. Asawa mo siya na pinagsawaan ko na. Hindi na matiis ni Leandro ang mga sinasabi ni Greco sa asawa. Kaya naman inanduyan na niya ito ng suntok na hindi naman ito nailagan dahil sa pagkabigla. Dumausdos si Greco sa buhanginan. Greco, Leandro! Tama na! Sigaw naman ni Ashley at tinawad si Leandro. Wala kang alam sa mga nangyari. Kaya huwag mo kaming sisihan kung pinili namin magpakasal. Tanungin mo ang ama mo. Baka sakaling maluwanagan ka. Pero ito lang masasabi ko. Tapos na ang mga panahong ikaw ang laging tama at nasusunod. Hindi mo na kami hawak. Kaya huwag na huwag mong pagsasalita ng hindi maganda ang asawa ko. Kundi ako ang makakalaban mo. Mahabang pahayag ni Leandro sa kanya. Tara na, Ashley. Pagkunoy iginiyan na niya si Ashley pabalik ng hotel bago sila makakuha ng atensyon ng ilang mga tao na naroon sa dikalayuan. Bullshit! Inis na tumayo si Greco habang sinusundan ng tingin ang dalawang pabalik ng hotel. Nasapo niya ang panga. Medyo malakas ang suntok na yon. Nalasahan pa niya ang dugo sa kanyang labi. Muli ay parang musikang bumalik sa isip niya ang sinabing yun ni Leandro. Ano nga ba ang totoo? Umiiyak pa rin si Ashley na makarating sila sa kanilang kwarto. Shh, tama na. Hayaan mo na lang siya sa ngayon. Darating ang araw, malalaman lahat niya.
Masakit pa siguro sa kanya ang mga pangyayari at base sa narinig natin kanina. Akala niya, linuko natin siya gayong alam natin pareho na isinalba natin ang buhay niya. Halo ni Leandro sa asawa. Bakit hindi natin sabihin sa kanya ang totoo, Leandro? Tanong niya rito. Sabihin ang totoo? Para ano, Ashley? Kunin ka niya sa akin? Magsama kayo? Maghiwalay tayo? At ano? Ako? Paano ako? Sasabihin lang natin sa kanya kung anong tunay na dahilan kung bakit tayo nagpakasal. Yun lang. Umingos siya. Alam naman niyang dehado siya sa laban. Mahal ni Ashley si Greco at kahit anong gawin niya ay hindi siya nito mamahalin lalo pa at may anak ang mga ito. Alam ko mahirap pero at least kung malaman niya ang totoo, baka sakaling magbago ang tingin niya sa ating dalawa. Sa ating dalawa? O magbago ang tingin niya sa'yo para bawiin ka niya sa akin? Nagiging selfish ka na, Leandro. No, Ashley. I'm not selfish. Dahil kung selfish ako, dapat sana noon pa. Pinarasta na kitang ituring akong asawa mo. Napahiya siya sa part na yon. Tama naman si Leandro. He is a good husband material kung tutuusin. Masipag, mapagmahal at maalaga. Yun nga lang, hindi niya ito mahal kahit pa ilang buwan na silang mag-asawa. Si Greco pa rin ang kanyang minamahal. Naging professional si Leandro kahit pa gusto na niya magkipagpalitan ulit ng suntok at sipa kay Greco. Kasama siya sa meeting ng mga investors. Gusto nila ang kanilang resort at hotel ang maging receiving area ng kanilang iba pang mga delegates. Are you okay with our plan, Greco? Tanong ni Mr. Santiago. It will be okay if Mr. Zamora will be okay with our plan. Sagot ni Greco habang matalimang tingin nito kay Leandro. Everything will be fine with us. Sa totoo nga, magandang opportunity para sa amin. But I'm hoping na ang lahat ay nasa legal na paraan. Sagot naman ni Leandro na tila may ibig sabihin. What are you trying to tell us? Ani ni Greco. I want legal documents. Pinaparatangan mo ba kaming hindi legal ang aming mga negosyo? Hindi naman, Mr. Roman. Gusto ko lang ng formalidad. Are you insinuating something, Mr. Zamora? Do I need to do that? Oh, teka lang. Mukhang nagkakainitan kayong dalawa. Hindi maganda yan sa pagsisimula ng ating negosyo. Singit naman ni Mr. Santiago. Nagkapalitan sila ng matalim na tingin. Upang hindi makahalata ng husto ang mga investors ay nagpakumbaba na lang si Leandro. Bagamat baka sa mukha niya ang inis sa naging sagutan nila ni Greco. Malakas sa loob mo dahil nasa teritoryo mo tayo. But I'm telling you, Leandro, baliwala ka sa akin. You're just a piece of cake. Pabulong na wika ni Greco sa kanya. Excuse me. Pagkunoy nagpaalam na muna siya sa mga ka-meeting. Lalabas sana si Ashley ng elevator na makita si Greco ang pasakay doon. Bakit kailangan magkita pa kami ngayon? Tanong niya sa sarili. Bakit? Natatakot ka ba? Sarkastikong tanong nito sa kanya nang mapansing tila namutla siya at dumiretso sa loob ng elevator. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Nagpakiramdaman silang dalawa. Mukhang malapit ka na mga anak. Ilang buwan na ba kayong mag-asawa ni Leandro? Biglang tanong ni Greco sa kanya upang basagin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi pa rin sumasagot si Ashley. Natakot siya sa tanong na ito ni Greco. Nakahalata ba ito? Hindi kita pipilitin kung ayaw mong sagutin. Alam ko namang wala akong karapatan na usisain pa ang mga personal na bagay na mayroon sa inyo ni Leandro. Ani nito at saka lumabas. Gusto sana niyang sagutin ang binata ngunit natakot siya sa susunod na magiging tanong pa nito. Mrs. Zamora? Untag nang papasok sa elevator na naka-check-in din sa hotel nila. Oh, Miss Antelan, kumusta? Ani ni Ashley habang sinusundan pa rin ng tingin ang binatang kanina lang ay kasama niya. Kilala mo ba yung gwapong lalaking yon? Sinundan pala nito ng tingin ang tinitignan niya. Ah, bagong investor at business partner ni Mr. Santiago. Sagot niya. Kilala mo nga? Si Mr. Greco Roman. Pinoy ba yon? Dax ha? Medyo nairita siya sa sinabi nito. Half Pinoy. Wow, talaga? Hindi na lang niya pinansin ang babae at dumiretso na lang siya sa labas since nakarating na siya sa ground floor. Kung magkaroon ka ng time na magkita-kita tayo, ipakilala mo ako ha? Sigaw pa nito sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Ashley bago nagtungo sa opisina nilang mag-asawa na nasa ground floor din. Ilang beses ang katok na ginawa ni Leandro bago siya napagbuksan ng kanyang asawa. Busy?
Tanong niya. Sorry, marami kasi akong inaayos na papeles eh. Nga pala, bakit di ko mabuksan yung vault? Iniba mo ba yung password? Biglang natigilan si Leandro. Hindi siya nakasagot sa tanong na yun ni Ashley. Bakit mo bubuksan ng vault? Tanong niya sa asawa. Hindi naman siguro masama kung bubuksan ko, di ba? Biglang nagbago ang kanyang tono ng pananalita. I mean, may kukunin ka ba? May kailangan ka ba sa vault natin? Yung iba sana nating papeles, lalo na ang mga properties natin. Don't worry, it is safe. Pasensya ka na, at di ko nabanggit sa'yo na pinalitan ko ang password. Ayos lang. Sagot na lang niya. Agad na tinungo ni Leandro ang vault at pinindot ang password. Inilagay sa pinakababa ang isang naka-envelope na dokumento. Hindi ni Ashley kailangan makita ang laman noon. Hindi pwede, lalo na ngayon na nandito si Greco sa Pinas. Masisira lahat ng plano niya. Hindi pwedeng mauwi sa wala ang paghihirap niya kay Ashley. Mahal na niya ito. Sakim na kung sakim, pero hindi niya kayang basta na lang ito ipaubaya kay Greco. Isang email ang natanggap ni Greco mula sa Mexico. Kasama na roon ang ilang documents at larawan ni Leandro at Eloisa. Kaya lalong nangalit ang kanyang bagang. Mula na makita niya si Ashley noong pagdating niya rito ay hindi na siya natahimik. Isa pa, mahina na rin ang kanyang ama. Iniisip niya lang kung paano niya makukuha ang kanyang pag-aari, si Ashley. Malalaman ko rin ang totoo. Hindi ako babalik agad sa Mexico. Gusto kong malaman kung sino nga bang ama ng dinadala mo, Ashley. At kung tama man ang nabubuong hinala sa isip ko, I swear, kukunin ko ang anak ko. Aniya habang sumisimsim ng alak sa basong hawak niya. Iba ang sinasabi ng kanyang puso at iba rin ang dinidikta ng kanyang isipan. Ano nga bang gagawin niya kung mapatunayan niyang totoo nga ang mga bagay na nagsisimula ng mabuo sa isipan niya? Kawawa si Ashley. Naawa siya sa pagiging inosente nito sa maruming kalakaran ng underground world. Kung sana ay hinayaan na lang niya itong makauwi ng Pinas noon pa, siguro hindi sa ganito aabot ang lahat. Ngunit masisisi niya ba ang kanyang puso na nagmahal dahil sa dalaga? Malalim ang kanyang buntong hininga. Gusto niyang makita si Ashley ngunit alam niyang hindi maaari. Napatanaw na lamang siya sa bintana ng kanyang kwarto. Doon ay nakita niya ang babaeng minamahal na kasama si Leandro. Mukha silang masaya habang nag-uusap sa duyan. Mukhang masaya ito sa piling ng traidor niyang kaibigan. Tila may mga pares ng mata na nakamasid sa kanila. Yun ang nararamdaman ni Ashley. Hindi niya sinasadyang napaangat ang tingin sa isang bintana. At mula roon ay nakita niya nakatanaw si Greco sa kanila. Puno ng pait ang mga mata nito. Anong iniisip nito? Bakit parang nasasaktan ito?